Magandang umaga po sa ating lahat. Sa inyo dyan sa Pilipinas at sa ibang bansa na kung saan may mga Pilipinong mga OFW. Pasensya na po ninyo kung ako ay mag-iingay ngayon. Shout out po doon sa babae dito sa Taiwan na isang OFW rin na katulad ko. Na walang pakundangan, sisiraan niya ang ating Pangulo. Inaalipusta, binabastos. Nakikiasa po ako dyan sa mga taga-Miko, taga-Polo, taga-Uwa, at lalo-lalo na kay Rapitol po at kay Sir Arnel Ignacio. Kung pwede po, maaksyonan po itong babaeng ito. Gusto po namin na mapadeport siya at makasuhan din kagaya ni Mystica kung pwede lang, kung maaari lang. Nasasaktan po kami. Dahil pati kami mga OFW ay inalipusta, sinasabihan kami na bastos, bobo, inotel. Bakit? Lahat tayo ay may pinagdadaanan sa ngayon dahil sa COVID-19. Kung maaari lang, huwag na nating dagdagan kung ano man ang mga dinadala ngayon sa Pilipinas, lalo na kay Presidente. Ginagawa naman niya ang lahat eh. Ikaw, Lin, Silawan. Tandaan mo, may karma rin sa'yo. Bakit ang iniisip mo lagi ay ang kagutuman ng mga Pilipino doon sa Pilipinas? Bakit? Hindi mo ba naiisip na kapag walang lockdown, maaaring magkanda hawa-hawa lahat ng mga tao doon at magkanda matay at bigla na lang bumulagta dyan sa kalsada? Hindi mo ginagamit ang utak mo eh. Ano bang pinagyayabang mo? Ano bang pinagsasabi mo? Instant President? Oo, talaga. Talagang ipagtatanggol namin si Presidente. Dahil alam namin na sa kanya nararamdaman namin yung simpatya niya sa atin mga Pilipino. Pero bakit ikaw? Sinisiraan mo siya at inalipusta, binabastos at gusto mo pang sampalin? How dare you, Lin Silawan? Ito, tandaan mo. Kung ang presidente dito sa Taiwan hinahangaan ni Presidente Duterte, pero ikaw, ang ginagawa mo, binabastos mo siya. Sino ka ba? Sino ka ba, Lin Silawan? Kung anti-Duterte ka, ilagay mo sa lugar. Huwag ngayon itong panahon na to. Masyado ng maraming pinagdadaanan ang Pilipinas, pero dumagdag pa kayo. Sana makulong ka rin, kayo ni Mystica, at ang yung ibang mga naninira dyan kay Presidente. Nakakasama ng loob, imbis na nandito tayo sa ibang bansa para magtrabaho. Hindi, ang ginagawa mo, sinisiraan mo yung Pangulo. Sarili mismo nating ama ng bayan, sinisiraan mo. Anong klase kang tao? Di mo ba iniisip yung pamilya mo doon sa Pilipinas kung natutuwa sa ginagawa mo? Ngayon, hahamunin kita. Hindi ako nagde-day off. Minsan magkita tayo. Magsampalan tayo kung anong gusto mo. Ang kapal ng mukha mo, sasabihan mong sasampalin si Duterte? Di baling makulong ka? Ano ka, hello? Ito, tandaan mo. Kung ang presidente dito sa Taiwan hinahangaan si Presidente Duterte, ikaw, ano ka? May naiambag ka ba ngayon sa Pilipinas? Sa COVID-19? Maari, doon sa mga ibang kapamilyahan mo. Pero por Diyos, por Santo, huwag ka nang magsalita ng masama tungkol sa presidente natin. Kasi ginagawa niya ang lahat. Ginagawa niya ang pakaparaanan, ginagawa niya na hindi sila magugutom doon sa Pilipinas. Hanggat maaari nga matapos na itong lockdown na ito eh. Dahil para magbalik normal na tayo, magbalik normal na sila ngayon doon sa Pilipinas. Pero kung patuloy pa rin matigas ang mga ulo dyan sa mga tao sa Pilipinas, hindi talaga tayo matatapos dahil oras na wala ng lockdown at patuloy pa rin ang pagdami ng mga positive ng COVID-19, sinisigurado ko sa inyo, talagang bagsak na bagsak ang ekonomiya natin sa Pilipinas.
Kaya kung ako sa inyo, kung meron din lang naman kayong maitulong, tumulong na lang kayo. Sa totoo lang. Nakakasama ng loob. Kaya nananawagan ako sa inyo, taga-uwa, polo. Sir Rapitolpo. Sir Ignacio, dyan sa uwa. Kay Secretary Bilyo, please, pakiaksyonan nyo po itong babae na to. Sobrang-sobra ng ginagawa niya. Pang-alipusta, hindi na namin matatanggap na ganunin niya ang ating presidente. Maraming salamat po. Kung ako man ay nakapag-ingay ngayon. Ginoong Duterte, Sir Pangulo, hindi ka namin iiwan, Sir. Alam ko, alam namin lahat. Bigat na ang kalooban mo. Pasensya na po kayo. Sa nangyari sa atin ngayon, andyan pa yung mga naninira sa inyo, Sir. Pakatatag na lang kayo. Sana, Sir, lawakan nyo pa inyong pangunawa, ang iyong kaisipan, ang iyong kalakasan para sa mga mamamayang Pilipino. Hindi po namin kayo iiwan, Sir. Kaming mga OFW, andito kami lagi sa iyo. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat.